guys na saan ba talaga, sa subscribers or sa viewers. Yes guys, yung totoo lang talaga guys, kumukuha ang YouTube ng sahod or ng earnings mo. Hello guys, good morning, and today, second sahod ko na guys. Pero mag-skip ko na ako, or I mean, alalabas ako mamaya, kukulin natin yung second sahod natin sa YouTube guys. So I'm so excited, i-discuss natin yan mamaya kung magkano naman yung second sahod natin. At saka i-discuss natin kung paano magkasahod, paano naging yun yung sahod ko. At saka i-discuss natin paano lumalaki yung sahod ng ibang YouTubers, mga sikat na YouTubers. At saka yun, paano ba magkaroon ng Google Ads, kasi ang dami nilidiyan sa akin paano daw. At saka paano mag-start ng YouTube, ganun guys. So yes, so ngayon guys. So it's 7:40 in the morning, punta muna tayo ng work. At saka yun, kukulin natin yung ating kasahod ni May. So yun guys, pupalik ako. A few moments later. Hello guys, so currently nasa school na ako. At saka hinihintay ko yung Google AdSense na magbigay ng control number. So binuksan ko yung Google AdSense ko guys. So ipakita ko sa inyo kung ano yung sena dito sa Google AdSense. So ayan, ipapakita ko sa inyo kasi. So yung Google AdSense natin guys, January 1 to 20, you don't have in transaction for the billing period. So wala pa guys, maybe sabi nila guys mga 12 noon pa daw dadating yung control number from Google AdSense. So hintayin natin guys. The next day. Hello guys, I'm back. So nakuha ko na po yung ating pasahod ni Mayor sa YouTube guys. So I'm currently nasa school ako guys kasi may work ako. So sadly kahapon hindi ko siya nakuha, tsaka hindi ko siya na-continue ang pag-vlog ko. Pero today guys, nakuha ko na talaga siya. At saka yun, pinagbayad yun sa mga dapat mabayaran or mga natin dyan. Kailangan mga bills kasi ang dami nating bills guys. So currently wala tayo sa setup natin. Sa setup natin ngayon, pero nandito ako sa school, sa work ko kasi I'm a full-time teacher at the same time yung YouTube, side job ko lang siya. So hindi ko siya dyan, main job yung YouTube. Yung parang pag may time lang ako, nag-YouTube ako kasi para maliw ko lang yung sarili ko as OFW. So marami nang tatanong, paano ba mag-start mag-YouTube? So guys, gumawa lang kayo ng inyong channel. First, mag-sign in kayo sa Google or sa Gmail nyo, at saka i-connect nyo lang siya sa YouTube. So meron na kayong channel. Tapos guys, ano ba talaga, kasi ang dami na tanong, saan ba talaga magkukuha ng earnings nyo? If may YouTube na kayo, or if you are monetized na, saan ba talaga? Sa subscribers or sa viewers? Yes guys, yung totoo lang talaga guys, kumukuha ang YouTube ng sahod or ng earnings mo sa video or sa views, hindi sa subscribers. Like for example kasi guys, meron kang 1 million subscribers, pero yung active lang pala dyan na subscribers mga around 100,000 lang. So yung 900,000, hindi yan siya parating nanonood sa'yo. Kaya usually mapapansin nyo if may mga hindi naman siya masyadong sikat or parang nag-sub lang sila and then nawala yung account or hindi na ma-i-enter or hindi na alam yung password. So naka-sub siya pero hindi naman siya makaka-view kasi naka-sign out yung account. So di ba? So yun, hindi sa subscribers nagdedepende yung sahod niyo kundi sa viewers. Kaya huwag kayong mag-sub to sub. So yes, hindi ko sinasabing na hindi ko pinagdaanan yung I tried sub to sub before, pero hindi ko siya tinuloy kasi parang ghost subscribers lang kasi yung outcome niya eh. Hindi siya parang tumatangkilik sa channel mo. So, yung always na tumatangkilik ang channel mo, kaya usually napapansin niyo, yung target audience ko guys, Thailand, India, and Asian. So, kaya nag-react ako ng mga, we call this, singers sa Indonesia, pageants, and anything guys, kasi lifestyle all around naman yung aking channel. So, yun nga guys. So, paano nga ba? So, hindi talaga nakadepende yung earnings mo sa subscribers. Tapos ako meron kong 9,000 subscribers ngayon. Pero yung always lang nag-view sa aking videos, around 1,000. So asan yung 8,000, diba? So kaya, yung ginagawa ko, para makikita or magiging ano siya, What do you call this? Parang makikita siya sa wall or sa ano ng YouTube. For example, ipupunta kayo sa home, masasuggest siya or ma-recommend siya ng YouTube if yung, for example, if yung title mo is related siya sa, for example, if maraming nanonood ng
what they call this, Jaden Breakup. So, mag-type, i-type mo yung title na Jaden Breakup. So, medyo doon mag-relate yung, i-recommend ni YouTube, yung, ano mo, yung tawag dyan, yung video mo. Like for example, meron akong total views ko nasa 1,500,000 guys. So, paano ko siya nakuha? Kasi, usually, yung tinatype ko, like for example, kung nagre-react ako, kung ano yung title, mostly yun yung ding title ko. Nilalagyan ko lang ng, like for example, kay Marcelito Pomoy. Marcelito Pomoy. America's Got Talent, The Champions Reaction. So, yun lang yung aking title. Para hindi siya mawawala doon sa main video or sa main na trending video sa YouTube. I-relate yan siya ni YouTube. So, malalagay siya sa suggested video o sa recommended video. So yun nga guys, yun yung na-observe ko lang at yun yung napaangat ng video ko. Kaya ngayon, hindi naman ako mag-disclaimer, hindi naman ako masyadong sikat, or hindi naman ako expert dito. Yun lang yung na-experience ko guys. So yun lang yung kung ano yung napagdaanan ko, ano yung ginagamit ko ngayon, ano yung process na para makita ng mga viewers yung video ko. So yun lang guys. So ano pa ba? May mga questions. So paano ma-monetize? Yes, paano ma-monetize guys? Gawa ka ng Google AdSense mo, i-connect mo yung, i-sign in mo yung account mo sa YouTube doon sa Google AdSense. Tapos, kailan mag-start yung earnings mo? Or, kailan mag-start kukuha, bibigyan ka ng Google AdSense ng sahod? If ma-reach mo yung threshold nila, guys, na $100, yun na yun, mag-start na yung, or pwede mo na yung ma-withdraw after a month, yun guys. So, diba, yung cut-off kasi ni YouTube, always 11th day of the month, and then yung releasing nila ng sahod, 21st day of the month. So, yun yun guys, tandaan nyo sila. So, like for example, ngayon, nakuha ko na siya, hindi naman siya masyadong kataasan, pero sakto na, parang around nasa $300, mga nasa ganyan. So, $300 guys. So, take note. Yun guys. So, yung Google PIN, kailan ipadala if nasa $10 na siya guys. Yun. So, yun guys. If may mga tanong kayo, just leave your questions below and yes, see you to my next video guys. Bye-bye. So much for watching and don't forget to subscribe my channel and see you to my next vlog guys.